Hello guys, nagbabalik na naman tayo dito sa ating sari-sari store business. Ito guys, napakagandang topic natin ngayon tungkol sa business at saka yung may trabaho ka ngayon pero di ka makapag-decide kung magre-resign ka na ba at magpo-full-time ka sa business guys. So ito, patungurin nyo itong ating vlog ngayon guys dahil napakaganda po ito. Mayroon po tayong idea. Dahil ito guys ay based sa mismo sa aking experience at ibabahagi ko sa inyo guys dahil alam ko napakarami na po ngayon ang business na lumalago lalo-lalo sa sari-sari store. Kaya ito guys, bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo magdedesisyon lalo-lalo na guys dun sa mga OFW na gusto nang umuwi at mag-business. Ito guys ay panoorin nyo ang aking vlog at saka kung bago ka pa lang dito sa aking channel guys ay paki-subscribe naman at saka paki-click na rin yung bell button para ikaw ay ma-update. So yan, panoorin po natin. Ikaw ba ay empleyado ngayon at saka gusto mong magnegosyo pero natatakot kang iwanan yung trabaho mo, natatakot kang mag-resign dahil baka hindi mag-click yung magiging business mo at saka hindi ka sanay dun sa kinsenas katapusan na may matatanggap ka kasi pag may business ka ay hindi po ganun kadali na mayroong kang pera matatanggap na tuwing kinsenas katapusan na hindi kagaya sa pagka-empleyado mo ay mayroong kang matatanggap na 15 katapusan na sahod. So eto guys, kung ikaw ay naguguluhan at saktong-sakto sa inyo itong vlog ko, baka makatulong sa inyo at magkaroon kayo ng idea kung ano yung dapat nyong gawin. Kasi ako halos 30 years na akong naging empleyado at kinulong ko yung sarili ko dyan at nag-enjoy ako sa ibang bansa guys. So eto, vlog natin ito ay based sa aking experience at magkaroon tayo ng magiging matatag na desisyon at magkakaroon tayo ng malakas ng loob bago tayo sumabak sa negosyo. So eto, panoorin natin at i-discuss natin. Sa loob ng 30 years kong pagtatrabaho guys sa isang kumpanya ay talaga nga naman na nung umabot ako ng 5 years ay gusto ko mag-resign ako at magne-negosyo na ako pero hindi ko pa rin ito nagawa. Umabot ng 10 years sabi ko mag-resign ako at magne-negosyo pero hindi pa rin guys, nag-enjoy pa rin ako sa aking trabaho at ayun yung mga opportunity na binigay sa akin ay malaki po yung aking sahod pero tuloy-tuloy pa rin yung aking pangarap noon na gusto kong magka-negosyo hanggang sa napunta ako sa ibang bansa at medyo nakalimutan ko yung pangarap ko guys. Pero eto yon, eto na ako ngayon, nag-isip na ako na nag-isip at ituloy yung aking business kahit mayroon man napakagandang opportunity sa akin sa ibang bansa ay mas pinili ko na pong umuwi dito sa Pilipinas. So eto guys, kung isa ka ngayon sa naguguluhan, may trabaho ka ngayon, napakaganda ngayon at may trabaho ka dahil yan po yung magiging step mo para magkaroon ka ng business, makapag-ipon ka at mag-business ka ay napakaganda po yun. Wala pong question doon. Pero ang tanong po natin ngayon, anong mas pipiliin mo ngayon, negosyo o yung trabaho? So eto, bilang isang naging OFW at nagtrabaho sa kumpanya, ay alam ko po yan guys, nadanasan ko na po yan. Talagang gulong-gulo ng isip mo, hindi ka makapagtrabaho ng maayos at hindi ka makatulog ng maayos kapag nakikita mo yung mga business na umuulad ay parang gusto mo nang mag-resign pero takot ka dahil hindi ka pa sanay guys na mangyayari na magkakaroon ka ng business na kagaya nito sa sari-sari store. Di ka sanay na magkakaroon ng obligasyon yung tinatawag na time at saka oras, yung decision mo na talagang sa loob-loob mo mismo di mo kaya yung walang sasahurin ng kinsenas katapusan ay dapat mawawala na yun sa isip mo guys ko. Kaya meron kang takot sa dibdib mo na mag-resign ka ngayon sa iyong trabaho. Ano ba ang kagandahan ng may sariling business guys? Eto, pag sarili mo yung business, hindi yung franchise guys ha, hindi yung networking, yung talagang sariling-sarili mo na, yung pwede mong ipamana sa magiging anak mo, yung business mo, kagaya nitong sari-sari store, pag maganda yung takbo niyang sari-sari store mo, ay ito ay talagang kayang-kaya niyang pang long term na negosyo to. So ganito ang dapat natin gawin guys pag mayroon na tayong negosyo at maganda na yung takbo nito ay talagang kung talagang kailangan na mag-resign ka na sa trabaho at full time ka na talaga sa trabaho mo ay sa business mo at kumikita na ay talagang doon ka pala mag-give up, mag-jump ka na guys at magre-resign ka na at i-grab mo na yung opportunity na kung malakas ng malakas na yung business mo ay talagang ikaw na mismo ang magpapatakbo nito
para at least mapalaki mo pa ito at mas mabigyan mo pa ng isang panibagong branch ang iyong business. So ito guys, alam naman natin ng lahat ng business ay mas mabilis ang pera dito, at dahil ang business guys ay karamihan sa atin pag nag-business ka ay talagang marami ng mga nakikita natin na nagiging successful sa business. Mayroon din mga nalugi at talagang hindi naman nila talaga itong tinutukan. Nakita lang nilang nag-improve yung kapitbahay o yung kaibigan na nag-business ng ganayon. Ginaya niya ito guys, pero hindi naman, kulang naman siya sa knowledge. Nagtataka siya ngayon kung bakit nalugi ng nalugi. At kaya ayun, yun sa pagkalugi niya guys ay nababalitan yung mga ibang tao, kaya natatakot yung mga ibang tao mag-start ng mag-business kasi baka mawala yung kanilang pinanghirapan na ipon. Kaya hindi na sila nagbi-business guys, at naging focus na lang sila sa pagiging empleyado, at saka priority nila mag-ibang bansa guys para mas malaki yung kanilang sahod. Kaya ito guys, kaya kung naguguluhan ka ngayon kung magre-resign ka o magbi-business ka, nasa sayo pa rin ang iyong decision. Kaya kailangan mo ang matatag na decision guys, kasi kung hindi malakas ang pagdidesisyon mo, hindi malakas ang loob mo, hindi ka pwede maging boss, kasi ang bawat decision mo pag ikaw ay may business na ay mahalaga. So kaya kailangan ang magiging decision mo dito kung kailangan mo mag-resign na at mag-business ka ay kailangan malakas ang iyong loob. So ito guys, sa lahat ng mga naguguluhan dyan, sana nabigyan ko kayo ng idea at saka tip. Pwede palang pagsabayin yung business sa kayong trabaho. Kung kayang-kaya naman, bakit hindi natin pagsabayin at hindi natin mawawala yung yung trabaho na natin ngayon at nakakitaan pa natin yung kinsenas katapusan niyan. So eto guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayon. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa aking channel. At saka kung nagustuhan mo itong vlog na to, at lalong-lalo na kung ikaw ay OFW at gusto magtayo ng business sa Pilipinas, pag mag-ipon ka guys, dahil yung ipon mo na yan, yan lang ang magiging sandata mo pag uwi mo dito ng Pilipinas. Kahit napakarami ang pera mo, kung wala kang business ay mawawala lahat yan guys. So eto, hanggang dito na lang muna. Totoong experience to sa akin dahil naging OFW ako ng matagal. So hanggang dito na lang muna guys, hanggang sa susunod na vlog natin ulit. Bye!